Guys, nakikita niya to. Ito po is coconut. Oh, antigas. Bibiakin natin siya. My God, ba't ayaw? Antigas. Yan. Hindi kasi guys ako magaling magbiak ng coconut. Pero careful tayo. Kunin natin yung sabaw. Ayan, pwede natin siyang inumin kung okay siya. Ngayon, i-open natin siya. Dapat kasi guys, even yung ating pagkakabiak. Ayan, ganyan. Kita nyo? Ayan yung ating coconut. And gagawin natin guys. Ayan. Dudukalin natin. Ano ba yung term nyo dyan? Ayan. Kasi wala po dito yung pangkayod, yung sa Pilipinas. Ito guys na yung ating magawa. Ayan. Aalisin natin yung itim tapos gagagarin natin. Ito, kukunin lang natin ulit ito. Hindi natin nakuha ng maganda yung isa, unlike nito. Ayan. Tatapon na natin to. I-try natin kung maaalis natin ng peeler yung itim niya. Ayan. Alisin natin. Ayan. Papuputiin natin siya. And ganito guys yung gagawin natin para makuha natin yung ating maputi na coconut meat. Ayan. Nakikita nyo. Tatapusin lang natin. Kasi wala nga dito sa abroad nung kudkura natin ng niyog unlike sa Philippines or sa ibang lugar. May available tayo na ano, kabayo. Yung tawag guys sa amin, mga bata pa kami, sasakay kami dun sa likodan ng tatay namin pag nagkakayod ng niyog. Parang nagkakabayo, kabayuhan. Ayan. Nakita nyo. Ganito lang guys, kasimple. Gagagarin lang natin yung ating coconut meat para magkaroon na tayo ng ayan, coconut na kinayod. Kasi nga guys, magluluto tayo ng palitaw. So masarap yung may fresh na coconut and then brown sugar. Yan yung iuulam natin sa ating palitaw. So tatapusin lang po natin ito. Ito guys, nakita nyo na ang ating coconut meat. Ayan, tatapos na natin. And napakasarap po nito yung iulam sa ating gagawing palitaw o yung ating glutinous rice flour na gagawing palitaw. Kahit wala tayong gadgaran guys, kagaya nung ginagamit natin sa Philippines, ito pwede naman tayo mag-create, diba? Na makakagawa tayo ng ating yung ating grated fresh coconut. Tatapusin ko na lang po to. Ayan, ang dami niya. Isang buong maliit lang yan guys. Shout out kay Miss Nancy. Thank you so much sa donate mong isang buong niyog. So, iuulam natin yan sa ating palitaw. Eto na siya lahat. Ayan. Fresh grated coconut. Hello guys! Ngayon, gagawa naman tayo ng napakasarap na kakanin. Tinatawag ito sa aming palitaw or yung iba tinatawag nilang dila-dila. Kasi korting dila siya. So ito guys, meron na ako dito na nagawa na mixture na nilagyan natin ng kulay na violet or purple. At ito naman is yung ating glutinous rice flour na plain. So lalagyan lang natin siya ng fresh milk. Kalkulahin lang natin guys para makuha natin yung texture na nais natin na magawa natin siyang ganito.
So, ayan. Nilagyan natin siya ng fresh milk. And then, gagawin natin yung kanyang dough. Guys, sa pagtutunaw natin ng glutinous rice flour, pwede tayong gumamit ng plain na tubig lang or water. Ang ginamit ko is fresh milk kasi para masarap. Kasi marami naman tayo ditong gatas. So, ayan, gagawin lang natin yung dough ng plain na white para magawa na natin siyang palitaw. Napakasimple. And guys, hindi tayo naglalagay ng sugar. Eto walang sugar, eto wala din. Kasi doon natin ilalagay yung ating brown sugar doon sa ating grated coconut kapag inano na natin siya, prepare sa hapagkainan kapag kakainin na natin siya. Uunahin natin guys yung ating plain na white. Kung mapapansin nyo, ito yung una natin gagawin. Magbo-boil tayo ng tubig and then ipo-form lang natin siya na parang oblong na parang dila. Basta form na ano, ganito lang siya guys. Tinatawag namin siyang palitaw kasi lulutang siya dyan. Kapag luto na siya, i-wait natin siyang lumutang. Ang paggagawa guys ng mixture ng palitaw is kaparehas din sa paggawa ng timpla ng bilo-bilo. Ang gagawin nga lang, ang kaibahan nga lang, iyan ginagawa natin siyang. So ayan na siya guys, lumutang na. Kaya nga sinasabing palitaw kasi pinapalitaw natin siya sa tubig. So ayan lang. Ganyan nyo lang, i-form nyo lang ng flat na parang dila. Yung iba tinatawag itong dila-dila. Napakasimple lang guys. Kung ayaw niya na yung kamay nyo, yan ganyan. Para mas maganda. Ganyan lang guys. Tapos ihulog natin sa kumukulong tubig. Kapag nakita natin siya guys, na ganyan na, lumulutang na, it means luto na siya. I-drain lang natin siya. Isa-isa lang natin siya guys na i-drain. Yan. And ilagay natin dito. Ito po ang palatandaan na siya ay luto na. Lumulutang na ang ating palitaw. Ayan. Ngayon naman ang ine-next nating palilitawin at lulutuin na yung ating purple. So ayan guys, napakasimple lang. Nasa sa inyo gaano kalaki yung nais nyo. Palilitawin lang natin ulit siya. Kapag lumitaw na siya, it means luto na siya. Ganyan lang. Depende sa inyo kung anong nais nyo na shape. Hintayin lang natin siyang lumutang. It means luto na siya. Yan, napakasimple lang. And eto naman guys, yung ating purple. Ayan, kapag lumutang na rin siya, okay na po siya. I-drain lang natin yung tubig. Wow. Ayan. Basta po lumutang na siya, it means luto na yung ating palitaw. Wow. Drain lang natin yung tubig niya. And then, ilalagay natin siya dito. And guys, look at the purple palitaw. Habang niluluto natin guys, yung natitira, maglagay na tayo ng ating toppings na grated coconut. Wow! Looks yummy ang ating palitaw. And ganun din yung ilalagay natin sa ating plain.
Depende sa inyo kung gaano kadami ang nais nyo. Super yummy po yan sa fresh na grated coconut. And ngayon, ilalagay naman natin ang ating brown sugar. Sabi ko nga po, walang sugar yung ating galapong. So, ayan. Kakagatin natin siya ng ganyan. Super linamnam. Nakita nyo, ang sarap. Ang sarap na niyang tingnan. Ang masarap talaga guys, ilagay is yung ating brown sugar. Ito pong brown sugar ko is organic. Ayan, wow. Ang sarap na. Gusto ko nang tikman sa harapan nyo. Guys, wow. Ayan, nakita nyo kung gaano kasarap tingnan ng ating palitaw na malagkit. Guys, gusto kong tikman itong isa sa inyong harapan. Ayan. Kamayin na lang natin. Gusto ko kasi kayong takamin. Wow. And lalagyan natin siya ng sugar. Shout out kay Miss Nance and Joanne. Kunin nyo na ang inyong mga palitaw here. Guys, kainin na natin. Wow. Guys, ang sarap. Naririnig nyo? Ang sarap. Wow. Gawin nyo to guys. Gawin nyo to, promise. Napakasimpleng gawin. Napakakunti na ingredients. And solve nyo na inyong merienda. Kinamay ko na guys. Kasi ako naman ang kakain. Sarap. Wow. Sarap.